The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus and the disciples drew near Jerusalem and came to Bethpage on the Mount of Olives, Jesus sent two disciples, saying to them, "Go into the village opposite you, and immediately you will find an ass tethered and a colt with her. Untie them and bring them here to me. And if anyone should say anything to you, reply, 'The master has need of them,' then he will send them at once." This happened so that what had been spoken through the prophet might be fulfilled. "Say to daughter Zion, behold, your king comes to you, meek and riding on an ass and on a colt, the foal of a beast of burden." The disciples went and did as Jesus had ordered them. They brought the ass and the colt and laid their cloaks over them, and he sat upon them. The very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and strewed them on the road. The crowds preceding him and those following, kept crying out and saying, "Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest." And when he entered Jerusalem, the whole city was shaken and asked, "Who is this?" And the crowds replied, "This is Jesus the prophet from Nazareth in Galilee." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Let us be seated for a moment. Sa araw na ito, dalawa po ang homily, kasi dalawa din ang ebanghelyo. Ang tawag po sa ating pagdiriwang Palm Sunday of the Lord's Passion. Ang unang ebanghelyo ay tungkol sa palaspas, at ang pangalawang ebanghelyo ay tungkol sa paghampas kay Jesus. Ang una'y marangyang pagsalubong, ang pangalawa'y malupit na sigaw ng pagpapako sa krus. Ito po yung dalawang mukha ng ating pagdiriwang sa unang araw ng Semana Santa. The face of joy and triumph, and the other of sorrow and rejection. We are beginning the holiest of all days in our church calendar. Bumapasok na tayo sa mga pinakabanal at pinakamahal na mga araw sa ating pananampalataya. Let us now journey with Jesus in His final days. Like the crowds who acclaimed Jesus in Jerusalem, let us go forth in peace with Him. Good morning, brothers and sisters. Pakibati din ng good morning ang ating mga katabi. Bagamat Semana Santa, hindi naman po bawal na umiti. At sa ating mga online parishioners who are with us on this Palm Sunday celebration, as I have said, we have entered the holiest of all weeks in the church calendar. We are now at the heart of the mystery of our faith, especially when we begin the Paschal Triduum. If you have been following us for the past 40 days, binagtas po natin, nilakbay natin ang 40 araw mula sa Ash Wednesday at ngayon ang 40th araw. This is our 40th day in the journey in the season of Lent, and it ends as we begin also the Holy Week. Kaya ngayong araw na ito, ibuod natin ang 40 araw ng paglalakbay sa ating pang-40 salita. We now go to word number 40 again for those who have been following us in our journey in the season of Lent.
araw-araw meron tayong isang salitang pinagninilayan para ihanda ang ating mga sarili precisely for this very day. 40th day, word number 40, we have chosen the word Hosanna. Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Pwedeng may silent H, Hosanna, o pwedeng may H, Hosanna. Pareho lang. Kung Kapampangan, walang H. Hosanna. Pero pwede namang Hosanna. Hosanna to the Son of David. Ito yung pagbubunyi ng mga tao habang pumapasok si Jesus sa Jerusalem. Yun po yung unang ebanghelyong binasa ko sa pagsisimula ng ating pagdiriwang. Si Jesus sumakay sa isang asno at naglalatag ng tela ang mga tao habang papasok siya sa syudad, sa lungsod ng Jerusalem. Pinagbubunyi ng mga tao, Hosanna to the Son of David. May hawak na palaspas, masaya, nagbubunyi, nagagalak, nagpapasalamat. Ito yung unang kahulugan ng salitang Hosanna. We usually associate the word Hosanna with thanksgiving, with praising. Hosanna, hallelujah. Magkakarugtong, magkakaugnay ang mga salitang ito. Purihin ng Panginoon, Hosanna sa kaitaasan, ipagbunyi natin ang pangalan ng Panginoon. Pero kung babalikan natin ang ugat ng salitang Hosanna, ang Hosanna ay yung Griego ng Hebreo na Yashana. Yasha, to save or to deliver, and Ana, please, pakiusap, I beseech. Kaya ang salitang Hosanna na wikang Griego, ang salitang Hebreo ay Yashana. Yasha, to save us, deliver us, and Ana, please, we beseech you. Kaya sa ugat na salita ng Hosanna at pakahulugan, ang sinasabi ay, please save us. Hosanna. Hindi lang ito pagbubunyi o pagpapasalamat o pagpupuri. Hosanna is a cry for help. Nung ang mga tao ay sumisigaw ng Hosanna sa anak ni David, ang sinisigaw nila ay, iligtas mo kami, save us. Kaya naman, ganun ang kanilang pagsigaw ng malakas. Kasi inaasahan nila na si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas, Mesiyas na anak ni David. At bakit siya naroon sa Jerusalem? Ang paniwala ng mga tao na nagbubunyi, na nagwawagayway ng palaspas, ang kanilang akala, ang kanilang paniniwala, si Jesus ang magliligtas. Kaya yun ang sigaw nila, Hosanna, Yashana, iligtas mo kami. Kaya naman, makalipas ang ilang araw, yung pangalawang ebanghelyong binasa natin, the Passion of the Lord, yung Yashana ay napalitan ng crucify him, crucifigite eum, ipakos siya sa krus. Ang bilis, ano, mga kapatid, ilang araw lang, linggo, at makalipas ng ilang araw, ipako. Nung una, iligtas mo kami, maya-maya, ipako na yan. Patayin na yan. Napakabilis ng ihip, ng hangin, para sa mga tao. At madalas, ganyan din naman ng ating kaugnayan sa Panginoon. Minsan, dahil maalwal, maayos ang buhay, salamat Lord, thank you Lord, purihin ang Panginoon, hallelujah, Hosanna. Pero maya-maya, pag naghirap na, nadumami na ang problema, bakit Lord? Bakit ka naman ganyan?
Ayoko na sa iyo. Nagtatampo na ako sa iyo. Hindi na ako naniniwala sa iyo. Ganon din tayong mga tao. Hindi lang naman ang mga tao sa panahon ni Jesus ang ganito ang pakikitungo kay Jesus. Tayo din. We have this ambivalent relationship with the Lord. Inconsistent even. We are not like the disciples, faithful true and true. We are not constant and committed to our faith like the disciples. At alam din naman natin ang nangyari noong Holy Week, yung unang Semana Santa, kasama ni Jesus na naglalakbay ang mga alagad, magkakasama sila 3 taon. Si Jesus, tinuruan sila. Nagpakita si Jesus ng maraming mga magagandang bagay. Nagpagaling ng mga may karamdaman, nagpakain ng mga nagugutom, nagparami ng tinapay, lumakad sa tubig, pinayapa ang nag-aalimpo yung dagat, pinakita sa mga tao ang kanyang kadakilaan, kapangyarihan, at sinama niya ang 3 alagad sa bundok ng Tabor para sabihin sa kanila, at pakita sa kanya ang pagpapanibagong anyo. Kung tutuusin, ang mga alagad ay dapat naniwala na at naging tapat na sa Panginoon. Pero ano nangyari sa kanila? Nung pumasok na sa Jerusalem, nung unay nagbubunyi, Hosanna, Alleluia, maya-maya wala na sila. Ano ang ginawa ni Judas kay Jesus? Binenta ng magkano? 30 pirasong pilak. Ipinagkanulo ang kanyang Panginoon. Anong ginawa ni Pedro nung nakita siya ng isang kasambahay? Ang sabi sa kanya, di ba kasama mo yung si Jesus ng taga-Galilea? Ano ang sabi ni Pedro? Di ko kilala yan. Ilang ulit? 3 beses. Nasaan na ang mga alagad nung hinuli si Jesus? Nagpulasan, nagkandawalaan. Nasaan na yung mga taong nagsasabi ng Hosanna, sa kaitaasan iligtas mo kami? Makalipas ng ilang araw, wala na. Hindi mo maasahan, marupok na nila lang. Katulad din natin, pakisabi nga sa katabi mo, marupok tayo. Ang palaspas na pangbunyi, maya-maya ay nagiging panghampas ng pananakit. Di ba ganyan naman sa pamilya natin, sa magkakaibigan, sa trabaho? May honeymoon period tayo. Masaya tayo. Kahapon, meron po akong kinasal na napaka-in love nila sa isa't isa. And I'm praying for this couple. Ang makikita mo sa mukha naman ng couple kung masaya sila . Talagang napaka-sweet nila. All throughout the Mass, nakikita mo yung nakangiti. Ako, I like couples who are being married na nakangiti all throughout. Pero mayroon nakikita din ako ng mga kinakasal na all throughout the Mass. Hindi ko maintindihan, masaya ka ba talaga? Pero pipilitan ka lang mabuta rito kasi parang hindi ka naman masaya, hindi ka natutuwa. Pero pag tinatanong ko naman, Father, nininervious lang ho. So, nininervious lang man yung iba. Pero may honeymoon period, di ba? Kayo po, mga may asawa dito. Di ba, masarap naman talaga na mamuhay na nagmamahalan. Nung kayo'y kinasal, sinabi ninyo, kahapon inulit ko ulit sa mag-asawa, ito ang pangako ninyo. Grant us, O Lord, to be one heart and one soul from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. Do you believe in this? Pinapangako nyo ba ito? Sabi naman ng dalawa, Opo, Father. Yan, masaya, nakangiti. Mahalay ko ba? Kung Diyos lang yan, o char lang yan. Pero alam po natin, sa mga mag-asawa, it's not always perfect, and that is why the Hosanna changes a lot. At yun ang ihingi natin ng tulong at biyaya sa Panginoon sa Semana Santa. Na huwag tayong lamigin sa pananampalataya. Na huwag tayong tamarin sa pananampalataya. Na huwag nating iwanan si Jesus. Kagabi po, kaya meron tayong crucifix dito. We had a Lenten recollection
And we meditated on this syndonic crucifix na tinatawag. Syndonic, ibig sabihin ay may sugat. The shroud. Ang Jesus na punong-puno ng sugat. So we meditated last night in our Lenten recollection about the wounds of Jesus. Sabi po ni Saint Gertrude, kung kilala niyo siya, she was a Benedictine nun in the 13th century. Nagpakita sa kanya in a vision ng Panginoon at ang sabi ng Panginoon sa kanya, I don't have 5 wounds. Ang alam nating mga tao, 5 sugat lang meron si Jesus. Sugat sa kamay, 2. Sugat sa paa, 2. At sugat sa tagiliran, 5. Ang sabi ng Panginoon kay San Gertrudes, I have 5,466 wounds in my body. 5,466. I don't know kung binilang talaga ni Jesus yon, pero maraming sugat si Jesus. Namatay si Jesus. Pero ang tingin ko, sa wari ko't pakiramdam ko, kinaya niya yung physical na sugat na yan. I believe, kinaya niya yan. Ano ang lubhang kinalungkot ni Jesus? Tingin ko, yung pagtalikod sa kanya ng mga minahal niya. He came to his own and his own did not accept him. Hinila niya yung mga alagad niya doon sa Laguerta ng Getsemani. Kanina, may nag-send po sa amin ng message, Father, alam niyo ba, nagbabasa ako ng Passion. Nakita ko yung pangalan mo doon. Sabi ko, hindi ko rin alam po yun. At kaya nakita ko po, sa Passion pala, sa Pasyong Mahal, may nakalagay doon ay Getsemaning Laguerta. Sabi ko, talaga nandiyan ba ako dyan? Oo, kasi nga ang Laguerta ay hardin ng Getsemani. In the garden of Getsemani, sa Laguerta ng Getsemani, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, can you not stay with me? Can you just stay awake even for an hour? But apparently, even just for an hour, they could not stay awake. Jesus was all alone in the garden, but his disciples were sleeping. He was agonizing about his impending death. He was agonizing about his decision to go on, to embrace the crucifixion. And he was struggling with it. Blood, sweat, and tears all over his body, all night, praying to the Father, Father, let this cup pass me by. Kung pwede lang, Ama, alisin mo ang kopang ito ng kamatayan sa akin. Ang pagdanak ng dugo, kung pwede lang, alisin mo ito. Pero hindi ang aking kalooban, kung hindi ang iyo, ang maganap. And where were the disciples? While Jesus was agonizing, sleeping. At maya-maya habang siya'y nagdadasal, lumapit naman yung kanyang kaibigan. Ang pangalan ay Judas. Hinalikan siya. Master, sabi ni Judas, Hail, Master! Hail, Rabbi! Sabay halik. At sabay aresto ng mga kawal. And the Lord told Judas, Judas, you betray me with a kiss? Mag-ingat tayo sa mga humahalik sa atin. May hawak na kutsilyo din yan. Tayong mga tao, mahilig maglaglag. Mahilig mang-iwan sa ere. Mahilig din tayong manakit sa kapwa. Mag-traidor sa isa't isa. We abandon each other time and again. That's what happened in Holy Week. Hosanna, Yashana, nakalimutan agad-agad. Lord, save us, pero maya-maya, wala na. Kaya sa misa natin, inaanyahan ko po kayo, for our 40th word, be faithful, remain and stay with Him.
Hosanna to the Son of David. Save us, Son of David. Save us, Lord, and help us to remain in you, to be faithful to you. Alam ko po may mga plano kayo ngayong Semana Santa. Taas nga po ang kamay ng nakabook na ng Bohol, Boracay, Singapore, Hong Kong. Alam ko, marami sa inyo, Good Friday, nagtatampisaw sa beach. Wala namang problema ito. Pwede naman po yan. Pero sana, Hosanna, sana, huwag nating kalimutan na magdasal bilang pamilya. Okay naman pong magbakasyon, pero sanang huwag kalimutan na magpasalamat sa Panginoon sa Kanyang pagbibigay ng sarili para sa ating kaligtasan. Sana ang ating Hosanna ay manatili mula ngayon hanggang tayo'y sumigaw ng Alleluia sa Linggo. Nagsimula ng Hosanna ngayong Linggo, tatapusin natin ito sa Linggo ng Alleluia. At sana maging tapat tayo mula sa Hosanna hanggang Alleluia. Walang iwanan, walang laglagan, walang kalimutan. Huwag kang bibitaw kahit gusto mo nang bumitaw. Pakisabi sa katabi natin, walang bibitaw. Mula sa Hosanna hanggang Alleluia, samahan natin si Jesus. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating pagdiriwang ng banal na misa, mga kapatid, at paalaala sa atin ng Panginoon, mula sa Hosanna papuntang Alleluia, please, let us stay with the Lord. Sabi nga ni Padre Pio, stay with Him, so that we can also be glorified with Him. Huwag nating talikuran, huwag nating iwanan ng Panginoon. From Hosanna of Palm Sunday to Alleluia of Easter, let us stay and remain in the Lord. Amen? So pwede po ba? Sabi ko nga po, wala namang masamang magbakasyon, okay lang po yan. Pero sana'y huwag nating makalimutang magdasal bilang pamilya, pumunta ng simbahan, sumama sa prosesyon o kung anuman, and especially with the Paschal Triduum. Tatlong bagay po ang kailangan nating samahan. Holy Thursday, Last Supper Mass, Veneration of the Cross, 3 o'clock Good Friday, and then Easter Vigil, Saturday night. Yung tatlong po yun ang pinakamahalaga, pinakapuso ng ating pananampalataya. So if you are to take a break, yes, do so. But always try to attend those three very important celebrations. Usually, sa atin po, ang ating Last Supper Mass ay gaganapin natin ng, kalimutan ko, alas 5 ba? Thursday, ay tayo po ay magdiriwang ng Last Supper Mass ng 5 o'clock. Tama ba? And then Friday, 3 o'clock. And then Easter Vigil po natin ay 7 o'clock ng gabi. And if you are in other places, you may want also to attend in the churches nearby. Halimbawa, sa Boracay, may simbahan naman po doon. Ha? Sa Bohol, ang daming simbahan dyan. So it's not an excuse that you are on a vacation that you cannot attend. Please try to join. Why am I saying this? Because this is the heart of our faith. Ito yung holiest of all weeks. Ito yung core of the Paschal mystery of the Lord that we proclaim and profess to believe in. So, let us try to journey with Jesus as we begin the holiest of all weeks, the Holy Week.